Di, nag-jogging ka na naman, ano? Nakita kita kanina. Oo. Gusto ko kasing tumatakbo. Hinahanda akong sarili ko para sa big test. Ah, big test. Sa wakas, mamimit mo ng lalaking yun in person. Mag-iingat ka. I heard. Talented siya pero hindi siya pala kaibigan. Doc, lumalala ang kondisyon. Walang nangyayari, hindi tumataas ang blood pressure. Bumababang BP, 80 over 40 na ngayon. Doc, ihanda na bang blood transfusion? Doc, ihanda ang copper. Ata, Doc. Mabilis na bumababang blood pressure. Hindi kaya i-sustain ang dosage. Alam ko yun, ginagawa ako ang best ko. Pakisaction dito. Hindi nakakayanin ang pasyente. Mabilis na bumababang BP. Alam ko, pakihawakan ko. Ako nang gagawa niyan. Doon ka muna sa tabi. Doc, permission na itaas ang table. Sige. Lagyan ng suction dito. I-clear ang surgical field. Kamusta ang pagdurugo? Malakas pa rin po. Gamitan ng swab at sponge. Pakigupit to. Kamusta na ang BP? Stable na po ang BP. Under control na ang pagdurugo. I-check ulit ang BP. Opo. Improving ng BP 120 over 70. Pakigupit. Ikaw na ang magpatuloy nito. Ano? Kaya mo ba? Sige na. Hindi palaging cautery. Ang option kasi sa surgical suture, kailangan mo i-check kung yung vein or artery ang nagdudugo. Oo. Totoo na madala ang ganitong case. Pero possible. Kaya kailangan alerto ka. Lagi nakahanda ang sarili mo. Dapat mabilis ka mag-isip. Hindi makakatulong yung maghihintay ka ng milagro. Hindi ako naghihintay ng milagro. Sinubukan ko pigilan yung pagdurugo, akala ko mapipigilan ko. Hayaan mo na yan. Total, first year resident ka pa lang. Let it go. Hayaan? Matapos mo akong sabihang naghihintay na milagro, ayokong ganun ang tingin mo sa akin. Bakit naman? Anong masama sa isang milagro? Wala naman. Yung umaasang may mangyayari, hindi naniniwala sa ganung bagay. Di, ano ba? Masyado ka namang busy. Tinitingnan ko yung file na naging last patient ko. Kailangan kong aralin. Para sa susunod, hindi na ako mapapahiya. Aba, ganyan nga. Yan ang tamang attitude na dapat pinapakita kay Dr. Tana. Paano mo naman yun nalaman kaagad? Alam mo, dear, si Dr. Tana kasi nakalagay sa most wanted list ng lahat ng babae dito sa buong ospital. Paano hindi ko malalaman? Sa bagay, totoo ngang gwapo siya. Pero hindi ba sila natatakot dahil ang higpit niya? B, kaya ganun siya. Kasi nagluluksa pa rin siya. Nagluluksa? Ano? Hindi mo pa ba alam? Taga saan ka ba? Sikat kaya yung topic na yun tungkol sa kanya. Ano nangyari? Basta 2 years ang nakalipas. Sikat na sikat ang kwento ni Dr. Tana sa internet. Pinag-uusapan ng lahat ng tao yung white rose ni Dr. Tana. Misteryosong white rose sa tallway. Ilang buwan na namin nakikita yun doon. Sabi nila para sa patay.
talaga. Nakakatakot naman. Ano ba talagang totoo? Ikwento niya nga sa akin. Mabilis na kumalat sa internet ang tungkol sa puting mga bulaklak na nandito sa tollway. Nagkaroon dito na aksidente. Mabait na laki yung mga biktima, mga doktor. Ang lungkot nga kasi nangyari yun isang linggo bago ang kasal nilang dalawa. Ayun, patay yung babae. Pero nabuhay yung lalaki. Malamahan na siguro yung babae kasi linggo-linggo nag-iiwan ng puting bulaklak yung lalaki. Excuse me, pwede ka bang ma-interview? Teka, sandali lang. Kahit sandali lang, oh. Anong problema niya? Nag-research ka na mag-isa, no? B, alam mo, ito ang totoo niyan. Simula nung nangyari yung aksidente, wala pang nagiging girlfriend uli si Dr. Tana. Matanong ko lang kung marami nagkakagusto sa kanya. Bakit wala pa kahit isang nag-offer na gamutin ang puso niya? Meron, pero iilan lang. Yun nga lang, hindi siya interesado sa mga nagpaparamdam sa kanya. At ang sabi-sabi, meron silang na-encounter. Na-encounter? Yung multo ni Dr. No. Ang sabi nila, yung mga nurse na sumubok na umaligid kay Dr. Tana, pare-pareho lang yung natanggap na treatment. Test floor, door opening. Sasara na yung elevator, oh! Eloy! Halika! Bakit yan? Ano ang nangyayari ito? Totoo yan? Hindi ko alam kung totoo o hindi. Hindi kasi ako nagpaparamdam kay Dr. Tana. Gusto mo subukan? Alis na ako. Takot dito. Bye. Cappuccino, not too sweet. Thank you. Latte yung iniinom yan. At Amerikano naman kay Dr. Nook. Nang mag-sorry at mag-thank you dahil kahapon. Ano ba ang una? Mag-sorry ka o mag-thank you?
Una, gusto ko mag-sorry. Nakipagtalo ako sa iyo at pangalawa, salamat sa tulong mo sa surgery. Maupo ka. Mukhang nakwento ka na rin ng iba, ha? Anong masasabi mo? Gusto mo ng dalawang klase ng kape. Kami ni Nok. Kaming dalawa ni Nok. Magkaiba ng gusto. Lagi kami nagtatalo kung kaninong kape ang mas masarap. Okay. Tikman mo ang Amerikano ko. Ayoko. Salamat na lang. Masyado mapait yan. Tikman mo lang. Okay to sa'yo. Not bad tong latte, ha? Yung tamis niya. Sakto lang. At ikaw naman, sobrang pait talag ng ininom mo, Amerikano. Namin yung kape. Simula noon, dalawang klase na iniinom ko. Magandang paraan yun para hindi kayo mag-away. Kung magandang paraan yun, matalino ka mabaya para maintindihan mo. Ikaw ang una. Akala ng iba, in-order ko si Nok. Meron na pala akong pasyente. Yung tungkol sa kape, ikaw lang sinabihan ko at wala nang iba. Secret lang yun. Huwag mong pagsasabi. Hayaan mo sila. Hayaan mo kung anong iisipin nila. Hello po, Hello Doc. Po. Hi. Doc, minsan sumasakit tapos nawawala. Check natin yung tiyan mo. Nag-flatulence ka na? Utot. Kung naka-utot yun na raw ba? Paminsan-minsan po.
Bakit tinatanong, Doc? Kung nagawa mo na yon, ibig sabihin, normal na nag-function ang intestines mo. Okay. Ha? Wala po. Sabi kasi ni Play, maganda kayo. Hindi ako naniniwala. Pero ngayon nakita ko kayo, totoo nga yung sinabi niya. Thank you sa compliment. Hindi lang siya maganda, matalino pa. Pinupuri nga siya ni Dr. Tana dahil sa ginawa niyang operation sa akin. Walang may iwan na peklat sa balat ko. Maganda si Dr. B. Tapos gapo rin si Dr. Sana. Hospital ba talaga to o runway? Magpagaling ka na, baka magselos na ako niyan, ha? Pero hindi lang basta gwapo si Dr. Tana. Romantic din siyang lalaki. 2 years ago nang patay ang girlfriend niya, pero hanggang ngayon single pa rin siya. Gusto kong makakilala ng ganong klaseng lalaki. Sige, pag namatay ka, ganun din ang gagawin ko. Ano ko ba? Bakit ba ang dami mong alam tukol sa kanya? Eh, yun ang pinagkikwentuhan ng mga nurse dito eh. Special at mabait siguro yung dati niyang girlfriend, no? Kasi kung hindi, sigurado ako, nakamove on na siya. Kaya mo bang maging tulad niya? I hate you. Ikaw ba, Dr. B? Hindi ka po interesado? Maganda ka naman, tapos napakagwapo ni Dr. Tana. Bagay kayong dalawa. Magpahinga ka na. Pre, huwag mo siya i-encourage. Sige ka. Dadalawin ka ng doktor mo. Makikita mo. Ano ba? Tigilan mo nga yung pananakot mo sa akin. Hello, June? Huwag mong kalimutan yung party mamaya para sa mga bagong residente. Balita ko may kilala kang pupunta ron. At sino naman? Sino pa ba? E di yung kasama mong lalaking umiinom ng kape kagabi. Okay. Huwag kang mawawala ah. See you there. Kaya lalo siyang inahabol.
Well, guys, let's drink to this. Cheers! Cheers! Nakakatawa. Gusto kong pasalamatan yung bagong doctor kanina. Dahil sa kanya, pinili mo ako ngayong gabi. Pagkatapos nun, sinama mo pa ako rito. Ano ko na naman niya? Huwag mo na itangki. Nakita ko tinititigan mo siya. Alala ko lang dati nung bago kaming resident din ako. Namiss ko siya. Ano ba yan? Ibang klase mag-isip ang mga lalaki. Dinala mo ako dito sa bahay mo, pero ibang taong hinahanap mo. Babalik ako. Thank you.
Nakatulog ka ba kagabi? Oo, sakto lang. Hindi lang kasi nangyari yung iniisip ng mga tao. Pero parang hindi ka panipaniwala sa simula. Bakit naman? Sa tingin ko, normal lang yun dahil ang mga babae, come and go. Ginagawa lang nila ako noong gusto nila. Bakit ang lalaki? Kapag ayaw na nila, itataboy ka. Okay lang sa kanya, kaya okay lang sa akin. Hindi naman kaya... Hindi naman kaya ano? Dr. B, gagamitin mo ba ang pag-ibig para sa sex lang? Dr. B, yung kanina, gusto ko mag-sorry at mag-thank you sa'yo. Mag-sorry saan? Sorry kasi, naging bastos ako. Ang totoo, inis ako sa sarili ko. Bakit ka nag-thank you? Dahil pinatawad mo na ako. Hindi ko inaasahan na magkasabi ka ng ganung bagay. Sumakay ka na. Ihatid kita sa inyo. Salamat na lang. Ibig sabihin, hindi pa ako pinapatawad. Sige, ganito na lang. Ihatid kita sa inyo para makabawi ako sa'yo. Parang wala naman akong pagpipilian. Sumakay ka na. Traffic na sa likod. Kumain mo na sandali? Huwag na lang. May pupuntahan din kasi ako ngayon. Pwede mo ba akong samahan kahit sandali? Please. Marami salamat. Akala ko niyaya mo ako para kumain. Magko-coffee ka lang pala. Ito ang sinasabi ko pupuntahan ko. Anong ibig mong sabihin? Pupuntahan? Alam mo, 2 years ago, once a year akong pumunta dito. Once a year? Nandito ka? Importante para sa akin yung restaurant na to. Sa'yo, huwag mo na akong hintayin eh. Nakakapagod ang araw na to para sa akin. Namatay pa yung battery ng cellphone ko. Kaya naman ang ginawa mo. Siyempre, nagawa ko i-text ka muna kanina dahil alam kong on-time kang tao. Nagkaroon kasi ako ng problema sa case ko. Akala ko hindi ko na masosolusyonan. Sabi ng isa sa mga nurse, mabuti lang may nangyaring milagro. Kaya ang sabi mo? Kaya pinagsabihan ko siya. Meron tayong tinatawag na utak at modern technology. Lahat kaya na natin gawin, kaya bakit tayo kailangan umasa sa milagro? Yung naniniwala ron. Anyway, pasensya ka na. Puro reklamo ang sinasabi ko. Ilabas mo lang lahat yan. Tapos ako naman susunod.
May problema ba? Nok? Maniwala ka man sa akin o hindi. Pero ikaw ang milagro ko. Sa atin. Simula ngayon, kung saan ka pupunta, susunod ako. Kapag hindi maganda ang pakiramdam mo, tatabi ako sa'yo. Kapag masaya ka, nasa harap mo lang ako. Pero kapag nalulungkot ka, nasa likod mo lang ako. Gawin ko ang lahat para alagaan ka. Pangako ko yan. Hindi na tayo maghihiwalay. Mukhang ganun ang ha. Kapag bumitaw ka, magagalit ako sa'yo. Hindi kita bibitawan. Ako nakaupo. Hintay ko si Nok. Pero napakasaya ko nung araw na yon. Pagkatapos nun, mag-isa na ako umupo rito. Hirap na hirap ako. Masakit. Tingin ko, maganda naman ang lugar na ito. Pero boring kung palagi ka rito. Parang pagmamahala niyo lang ni Nok. Hindi naman sa nakikialam ako sa'yo. Pero mula sa mga narinig ko sa'yo at sa mga nakwento sa akin ng ibang tao, sa tingin ko, hindi rin gusto ni Nok na magkaganito ka. Sa tingin mo, gusto ni Nok na basta ko na lang siya kalimutan? Dapat na lang ba nating kalimutan naman sayang alaala? Kung lagi nating babalikan naman sa sayang alaala, mas nahihirapan tayong kalimutan ng kirot sa puso. Sa binigay mo advice. Excuse me, sir. Pakicheck po yung kotse niyo. Mukhang hindi po kasi naka-neutral. Wala po sa alignment.
Salamat sa paghatid mo sa akin. Ako dapat ang magpasalamat. Nakulong ako sa masasayang alaala. Kaya nahihirapan ako mag-move on. Paano na lang kung gusto ko na ulit maging masaya? Kailangan ihanda ko ang sarili ko masaktan muli. Sino yung lalaki? Hi, si Mama. Kunwari ang atensyon nasa panonood ng TV. Mas exciting kasi yung pagmamatsyag sa inyo kaysa sa mga Korean novela series. Kaibigan ko lang. Kaibigan lang o sa ngayon magkaibigan pa lang? Para naman po mangyayari yung sinasabi niyo. Bakit? Meron ba siyang girlfriend? Meron, dati. Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan? Kung nagkaroon man siya o hindi, wala yung kinalaman sa akin. Kahit anong sabihin mo, basta lagi mong tatandaan mag-iingat ka. Huwag kang makikigulo sa relasyon ng iba. Matutulad ka sa akin. Ay, Mama. Hindi mo masasabi. Baka bigla na lang hanapin ka kahit saan at puntahan ka. Sorry, Auntie. Alam ko late na po. Pero nagbakasakali lang po ako dahil kailangan ko bukas. Walang problema. Tatapusin ko yung bukas. Daanan mo na maaga. Pasensya na po kung naabala ko kayo. Hindi. Okay lang. Salamat sa pagsama mo sa akin. Salamat din sa advice mo kanina. Salamat sa paghatid mo sa akin sa bahay. Sweet dreams. Ikaw din. Miss you.
Uy, ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang pagod na pagod. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Hindi kaya dinalaw ka ni Dr. Nock kagabi? Paano mo nasabi yan, June? Ano ba? Binibiro lang kita. Paano kasi nakita kita kahapon na sumakay sa kotse ni Dr. Tana? Ako rin naman eh. Magseselos ako tulad ni Dr. Nock. Hindi yun gaya ng iniisip mo, June. Sumakay lang ako at magkaibigan lang kami, okay? Mas okay nga kung higit pa kayo sa magkaibigan eh. Mag-work na tayo. Kumusta ka na? Medyo okay na. Ple, yung boyfriend mo? Kasama ng mga kaibigan niya. Ple, happy birthday. Salamat. Tignan ko ang sugat mo. Birthday ko ngayong araw. Ang mga lalaki talaga. Sabi niya tungkulin niyang ligawan ako at i-date. Ngayon kami naiiwan lang niya ako dito. Teka, ano bang ginawa ng ex ni Dr. Tana? Bakit hanggang ngayon, mahal pa rin ni Dr. Tana yung ex-girlfriend niya kahit patay na? Bata ka pa kung ano-ano nang iniisip mo. Dr. B, kung sakaling magkasama kayo ni Dr. Tana, anong gagawin mo para mahalin ka niya? Kung magkasama kami ni Dr. Tana at gusto niya ako, ibig sabihin, hindi na niya mahal yung ex-girlfriend niya. Oh, huwag mo sabihin may gusto ka rin sa kanya. Hindi, wala. Gusto ko lang magkaroon ng ganong boyfriend. Magpahinga ka na. Nag-iyosi ang isang doktor na tulad mo? Kapatayin ka na. Hindi, okay lang. Okay lang sa akin yung amoy. Naaalala ko kasi yung papa ko sa amoy ng Yossi. Ayaw ninok ng Yossi. Kaya umakit ako dito para manigarilyo. Pero, nakikita kong sinama mo pa rin siya. Anong pinapakinggan mo? Ano? Anong pinapakinggan mo? Ito, ang paborito kong pinapakinggan. Nakikinig ako sa music na to kapag may problema ako. Tapos pakiramdam ko, parang gumagaan ang loob ko. Thank you.
Naginip ka? Pasensya ka na. Ano kaya ang gawain ka
Happy birthday, babe! I love you! I miss you! Bakit? Anong problema? Lang. Si Dr. No? Talaga? Imposible sinasabi mo? Tingin mo nakakakita ako ng mga bagay-bagay? Hindi. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ano lang kasi, si Dr. No mabait na tao. Kung sakaling multo siya, hindi siya magiging masamang multo. Hindi ko pa siya nakikita. Pero sabi nila, dinadalaw niya yung mga babaeng nagkakagusto kay Dr. Tana. Ay, teka, hindi ko sinasabing may masama kang intention kay Dr. Tana. Pero hindi ba? Interesado siya sa'yo? Interesado siya sa akin? Totoo yun. Alam mo, simula nung dumating ka dito para mag-train, biglang gumanda ang mood niya. Mas madalas na siyang umingiti. Hindi ako naniniwala. Bakit ako magugustuhan ni Dr. Sana? Kasi parang ganun eh. Sabihin na natin, totoong gusto ka niya. Ikaw ba, papayag kang mangyari yon? Wala akong iniisip na ganong klaseng bagay. Gusto ko lang malagpasan niya yung pagdadalamhati niya. Talaga?
tulala. Anong nangyayari? Si Dr. No? Talaga? Imposible yung sinasabi mo. Tingin mo nakakakita ako ng mga bagay-bagay? Hindi, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ano lang kasi, si Dr. Nock mabait na tao. Kung sakaling multo siya, hindi siya magiging masamang multo. Pero sabi nila, dinadala niya yung mga babaeng interesado kay Dr. Tan. Teka, hindi ko sinasabing may masama kang intensyon kay Dr. Tana. Pero hindi ba? Interesado siya sa'yo? Nam, sinasabi mo ba sa akin? Gusto ko ni Dr. Tana? Totoo yun. Alam mo, simula nung dumating ka rito para mag-train, biglang gumanda ang mood niya. Madalas na siyang umingiti. Sabihin na nating totoong may gusto siya sa'yo. Ikaw ba, papayag kang mangyari yun? Hindi ko iniisip ang ganun bagay. Talaga? Sana maisip mo yun para makamove on na siya sa pagdadalang hati niya. Pain ko meron siyang pneumothorax. Akin na yung number 32. Apo, ICD number 32. Scalpel number 10. Buti na lamang sinuwerte tayo. Hindi tayo namatayan ng pasyente sa operation room. Kaya nga lang, yung ganong pagkakamali, hindi pwedeng basta-basta na lang baliwalain. Kaya ang committee at isa na ako ron. Kapag kasundan na isuspend ka temporarily until further notice. Yung tungkol sa nangyari kagabi, dahil sa image ng pasyente na alala ni Dr. Tana yung araw na namatay si Dr. Nock. Magkatulad kasi yung nangyaring sitwasyon sa kanila. Tapos babae rin yung pasyente. Yun lang po ba ang lahat? Siguro guilty pa rin siya. Guilty si Dr. Tana? Siguro nakokonsensya siya kay Dr. Nock. Hintayin mo na lang ako sa 14th floor. Yes, ma'am. Susunod ako doon. Apo. B. Yes. Alam mo bang nag-resign si Dr. Tana? Nag-resign na siya? Oo. Nagpasa siya ng resignation letter pero hindi pa aprobado. Pinapareconsider sa kanya. Nasaan kaya siya sa oras na ito? Hindi ko alam kung nasaan siya. Pero kapag nakita mo siya, sabihin mo na puntahan at kausapin niya si Dr. Sanchez at Dr. Prapon. Sige. Aakit na ako ha. Sunday.
Gusto ko sanang baguhin mo ang isip mo. Please, huwag ka mag-resign. Inaano po talaga ako. Baka ikaw sumunod mamatay dahil sa akin. Sumunod? Iniisip mo ba na namatay si Nok nang dahil sa'yo? Anong dahilan? Bakit pa ulit-ulit mo sinasisi ang sarili mo? Aksidente ang buong nangyari. Wala ka nalalaman. Wala kang alam. Hey! Aksidente! Gawa nun. Ikaw na rin mismo ang nagsabi na mamatay ang mga tao. Wala na siya dito sa mundo. Sabi ko, patay na siya. Pero hindi ko sinabing wala na siya. Nandito pa siya.
tama ka. Nandito pa nga rin siya. Pero nasa puso mo na lang siya. Hindi mo naiintindihan. Nandito pa rin talaga siya. Dinunate niya yung katawan niya. Kung nabubuhay siya, malamang lecturer, doctor siya. Kahit nawala na siya, yung bangkay niya na-examine pa rin. Alam mo sana, sa tingin ko, ang nagsuot niyan. Sa tingin ko kasi, ayaw yan tanggalin ni Nok. Noong una, ang akala ko, matutulungan kita na makalimutan mo siya. Para makaalis ka sa nakaraan mo. Pero ngayon, alam ko na na ganito pala't ako seryoso. Salamat sa pagtulong mo. Dahil sinubukan mo. Mabuti pa, itigil mo na yung ginagawa mo. Wala namang makakatulong sa akin. Walang makakatulong sa'yo. Ayaw mo lang tanggapin. Tama ka. Ang habang buhay mong pagmamahal, perpekto na. Hindi mo na kailangan ng tulong ng iba. Para naman sa akin, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Gusto ko malaman mo na gusto kita. Ano ba ako sa'yo? Tayong dalawa lang nandito sa loob ng kwartong to, sana!
Mahimbing ang tulog mo. Ayaw kitang gisingin. Para sa iyo ang mga damit na yan. Ilak mo na lang yung pinto. Atid sa inyo ni Sri Bat 75. Ikaw ang pangalawang doktor na kilala ko naghaham habang gumagawa ng surgery. Sino ba yung una? Si Dr. Nok. Yun nga lang. Isang kanta lang ang alam niya. Ano naman yung kinakanta niya? Teka, hahanapin ko ah. Basta ang naalala ko, lagi niyang pinapatugtog yung si Dr. Tana, kinakanta yun sa kanya, sa harap na ibang tao. Kahit na kailan, alam mong hindi kita kakalimutan. The number you dialed is either unattended or out of coverage area. Please try again later.
Anong problema, ma? May tumawag sa aking babae. Malinaw na sinabi niyang tigilan mo ng pang-aakit mo sa kanyang asawa. Sino? Anak, bakit hindi ka nakinig sa akin? Sinabi ba niya kung sino raw siya? Nok ang pangalan niya. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko tayo naiintindihan.
Hindi ko maiintindihan kung bakit wala ka nararamdaman. Tingin mo ba nagsasawa na ako sa iyo? Tingin mo hindi na kita ganun kamahal? Okay ka lang ba? Paano ako napunta rito? Nakatulog ka sa kotse. Kagabi. Sino? Tama ba? Nakita ko yung picture, Tana. Anong picture? Oo. Nagkamali ako. Niloko ko siya. Galit pa rin siya sa akin. Isang may gawa nito. Bakit mo naman naiisip yan? Ang akala ko kasi matatanggap ninyo ang tulad mo. Dahil may mga pagkakatulad kayo. Pero ayaw niyang sumuko. Ayaw niya ako magsimula sa panibagong buhay. Yan lang ba ang iniisip mo? Meron nangyari sa atin. Dahil may pagkakapareho kami, yun lang. Umuwi ka na. Kita ulit tayo. Tuloy ka. Mauna ka na.
Uy. Bakit? Ano meron? Walang hiya ka. Alam bang yung picture na yan? Ang pinagmula ng away nila at naging aksidente. Makinig ka sa sasabihin ko. Alam mo ba kung bakit nang bababae ang mga lalaki? Dahil minsan, nabobore sila sa mga mababait na babae. Sopistikada, mala prinsesa. Kung merong mga hero at princess, ibig sabihin meron din silang mga kalaban. Dapat na mag-thank you ka sa akin. Dahil nakatulong akong mapatunayan ang tunay na pagmamahal ni Nanok at Tana sa isa't isa. Parang ikaw lang. Ano ako? May nangyari sa inyo, diba? Okay. Alam mo, ganito kasi yan. Kapag ang dalawang tao nagkaaway, hindi naiiwasan yung minsan magsumbatan silang dalawa. Yung iba, nagkakaayos agad. Pero yung iba naman, hindi. Samantalang yung iba, sa kama ang uwi. Kung matatawag na masama ang mga nag-aaway, eh di lahat ng tao sa mundo masama. Para naman kay Nok, nung oras na nalaman niya agad na niloko siya ni Tana, swerte siya na namatay siya. Kaya habang buhay, nasa kanya ang puso ni Tana. Masama rin siya. Hindi ganun babae si Nok. Oh, really? Ang inosyente mo namang babae? O baka gumagawa ka lang ng palabas? Nok, alam kong nakikinig ka sa pinag-uusapan namin. Malamang pinagtatawanan mo kami. Pinag-aawayan namin ang hindi namin makuhang dalawa. Bakit? Tingin mo nababaliw ako? Huwag mong sabihin hindi mo pa siya nakikita kahit isang beses. Kita mo? Sabi ko sa iyo eh, pinagseselosa niya ang lumalapit kay Tana. siya nga pala. Ang multo, hindi nakakatawag. Ako lang naman yung tumawag. Sa mama mo. Isipin mo na lang, nagigalo ko yung sa'yo. Huwag mong idamay ang mama ko. Alam mo pa rin kung nasan ako nakatira. Akala ko nakalimutan mo na. Huh? Masyado ka nagmamadali. Hinay-hinay lang. Nagbalik ka. Sasiguradong sa'yo lang. Dahil ako lang ang best for you. Hindi ako masela. At hindi ako mawawala. Wala akong kasalanan. Wala akong alam. Wala akong ginawa. Wala akong
lagi kong iniisip na ang pagmamahalan ng dalawa ni Tana. Isang napakagandang bagay. Pero ang totoo, talaga bang nakakatakot ang pag-ibig? Dahil kahit gaano man tayo kabuti, sa huli, lumalabas ang pagiging masama natin kapag inaagaw ang mahal natin. Hindi ako aalis. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Kung iniisip mo na inaagaw ko sa'yo si Tana. Sige lang, no? Thank you.
pag-usapin natin ngayon na yun, Doctor. Nang dahil sa iyo. Dahil lang i-miss mo ako. I miss you, pero bumitiw ka na.
ginawa namin lahat na makakaya namin. Depende na sa kanya kung anong susunod na mangyayari. Huwag kang mawala ng pag-asa, B. Ayun na, Tana. Tingin ko, kailangan mo na mamili kung sinong gusto mo makasama sa buhay. Sino? O ako? Pag hindi ka na bumalik, ibig sabihin sino ka magiging masaya sa amin. Pero, mamimiss talaga kita. Terus ini, kau nyuruh.